Sa usapang pampalakasan, ang sports na boxing ay isa sa mga naging dahilan kung bakit mas naging lubos na nakilala at naging tanyag sa buong mundo ang ating bansang Pilipinas, ang bansa na marami ang isinilang ng mga mandirigmang malalakas at bansang medyo mas mahal ang kilo ng sibuyas kaysa sa bigas. Sa kasaysayan ng boxing, nangunguna dyan ang tatlong mga legendary Pinoy boxers tulad na lang kay Francisco Guilledo o mas kilala na si Pancho Villa. Sinunda naman ni Gabriel Flash Lorde. At sa kasalukuyan, ang The Pac-Man, Manny Pacquiao at marami pang mga naging world champion sa ating bansa. Marami man ang may mga potensyal na makababayan nating buksingero na may tsansa na makatungtong sa entablado na makita ng buong mundo. Pero hindi lahat ay nabigyan ng sapat na suporta para dalhin sila kung saan sila nararapat na milagay dahil sa galing na kanilang tinataglay. Sa bawat buksingerong naging sikat at nakatungtong sa tugatog ng tagumpay, may mga taong nasa likod nila na minsan ay hindi na nababanggit o nakikilala ng iba. Ang ibig sabihin ko dito mga kakwento ay ang mga trainers, promoters at managers nila. Pero ano nga ba ang kahinatnan sa isang high-skilled na boksingero kung hindi naman nabibigyan ng mga malalaking laban? Walang taong nasa likod nila na hanap ng magandang laban para itulak sila sa kasikatan o katanyagan. Kaya naman, isang good news na may tuturing ang pinasabok ni Mr. Masayo Kihito, ang promoter ng hapon ng former WBO bantamweight champion na si General Casimero na ibinunyag niya sa pamamagitan ng pagsagot sa katanungan. Sa isa sa mga boxing fans, may nagtatanong na ganito sa kanya at ito ang kanyang kasagutan. Siyempre, yun daw ay may tuturing na pasimula. Pero sa ngayon, nasa isipan na niya na ang mga promising young players o boxers sa bansang Pilipinas at pati na rin sa bansang Japan ay papapirma niya ng kontrata under sa kanyang promotions at ang gusto ng promoter na hapon ay mabigyan ng suporta ang mga buksingerong mapipili niya lalong-lalo na pagdating sa kanilang trainings. At hindi lang yan mga kakwento, dahil pati na rin ang paghanap ng kanilang makakalaban. Ang nagtatanong kasi dito mga kakwento ay nabanggit kung bibigyan din ba ni Mr. Masayo Kihito ang pagkakataon na mapabilang sa kanya ang mga Latino fighters. Kaya ang sabi ni Mr. Kihito ay darating din yan ang pagkakataon na mabigyan ng oportunidad ang mga Latino fighters. Samantala, February 19 linggo sa Pilipinas ay ang nakatagdang bakbakan nila ni Luis Neri Contrayan kay Azat Hovhannisyan para sa WBC Super Bantamweight Eliminator na gaganapin sa California, USA. Itong si Azat mga kakwento ay bata pa ito sa manager ni Casimero na si Aegis Limas at ayon sa boxingscene.com, ang target ni Azat kung sakaling manalo siya kay Neri ay world title fight na kagad. Contrayan kay Naoya Inoue, si Stephen Fulton at Morjan Akmadaliev sa kanilang bakbakan ngayon. At ayan na nga mga kakwento. Una na nga ng bata rin ni Klimas ang plano ni Casimero na makalaban ang mga kampiyon sa Super Bantamweight Division. Pero ganun pa man, kung sakali lang na manalo siya Contrayan kay Neri, ang plano pa ni Azat ay alis muna siya sa poder ng Golden Boy Promotions ni Oscar De La Hoya pagkatapos ng laban nila ni Neri. Dahil ang gusto niya ay maging free agent para makahanap siya na magaganda at malalaking laban sa kahit sinumang mga promoters na kayang magbigay sa kanya ng mga bigating mga laban. Pero kung sakaling matalo siya kay Luis Neri, ang kanyang plano ay siguradong magbabago. Samantala, hindi na rin nakapagtimpi pa si Mark Magnifico Magsayo at sinagot na rin niya ang matagal na mga katanungan ng mga boxing fans kung bakit nga ba umala si Magsayo sa puder ng legendary trainer na si Coach Freddy Roach at may bagong coach na siya at itong si Coach Marvin Samudio na ang ipinalit ni Magsayo. At ayon kay Magsayo mga kakwento, nagpapasalamat siya sa wildcard gym at sa mga natutunan niya kay Coach Freddy Roach. Ang gusto lang ni Magsayo ay magkakaroon siya ng mas magandang komunikasyon sa pamamagitan niya at sa kanyang coach. Bagamat marunong naman si Magsayo na umintindi at magsalita sa wikang Ingles, pero para kay Magsayo, mas madaling may papaabot ni Coach Samudio ang mga tagubilin dahil parehong wika ang kanilang ginagamit sa komunikasyon. At ayon pa kay Magsayo, kasama na niya itong si Coach Samudio sa nakarang 4 at 5 laban niya at nagusto naman ni Magsayo ang pamamaraan ni Coach Samudio pagdating sa pag-iinsayo. At ayon naman kay Manny Pacquiao Promotions President na si Sean Gibbons, minsan talaga ay kinakailangan mo yung presko, bago at kakaiba dahil magkababayan itong sina Coach Samudio at si Magsayo. Mas nagkakaintindihan at nakaka-relate sila sa isa't isa. Wala namang masasabing mga salita na kukontra kay Coach Freddy Roach itong si Sean Gibbons. Pero sa ngayon ay gusto niya na hayaan muna itong si Coach Samudio ang maging lead trainer ni Magsayo at titingnan niya kung ano nga ba ang magiging resulta sa tandem nilang dalawa.
Mga kakwento, ano ang magagawa sa talentong taglay ng ating mamandirigmang Pilipino kung walang tumutulong o pumapansin sa kanila na ipakilala sila sa buong mundo? Isa naman sa ating bansa lang lumalaban ang ating mga boksingero. Sa kasalukuyan, may mga tao na tumutulong sa ating mga boksingero ngayon. Pero ang good news ay may dadagdag pa sa listahan na promoter na Hapon. Kung matutuloy talaga ang plano ng Hapon, ito ay talagang maganda at malaking oportunidad sa mga Pinoy kung magkakataon. Sa tandem naman nila ni Coach Samudio at ni Magsayo, sana ay magtagumpay kayo, lalong-lalo na ng kalaban mo ngayon idol ay hindi rin talaga biro. Masusubukan talaga dito ang tatag, tapang at bangis mo. Kaya best of luck, Mark Magnifico Magsayo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po pong mabigyan dyan ng like. At kung di mo pa nagawa ito, yaba, gawin mo na. Please subscribe to Kwentong Ipan na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. Pero bago tayo magtatapos sa shoutout, pumunta tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong, yes sir! Kay kakwentong Tisha, naku naman kakwento. Kay kakwentong Lolita Lalasa, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.